Hello, magandang hapon po sa ating lahat mga idol. Ayan, update po tayo dito sa ating tilapia. Marami po naghihingi ng update sa ating tilapia. Ayan na po sila mga idol, nag-aantay na po kainin natin. Ayan, so ito ay I think malapit na pong I think mga 25 days na po itong ating tilapia mga idol sa ngayon. Ayan, mapansin nyo po ang kanilang mga mukha mga idol. Andyan na po sila, nag-aantay na ating mapakain. So medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-update. Ayan, at saka naubos na pala mga idol yung ating isang sako na 10 kilos na Nanolis P1. So ngayon kakabukas lang natin ang Nanolis P2 po. Ito na yung ating ipapakain sa kanila kasi malaki-laki na yung ating tilapia. Kailangan din nating bigyan ng mga medyo malaki-laking pagkain na rin. Ayan sila mga idol. Oh. Ayan ang ating mga tilapia mga idol. Ayan, nandito yung iba. Ayan, malaki na talaga sila mga idol. Ayan. Ganyan po sila kalaki. Hoy, malakas na. Malakas na yung ating mga tilapia. Ayan. Yan. Gusto ko sanang hulihin yan sila para malaman natin kung gaano talaga sila kalakas. Ayan. Yan po sila. Ay, andito sila oh, sa medyo malapit lang sa akin. Yan, so after natin magpaluson po mga idol, ito yung unang update lamang po natin sa ating tilapia maliban nung nag-live po tayo sa mga hindi po nakapanood. Ito na po yung ating tilapia sa ngayon. Yan mga idol, yan I think kung mapansin nyo po, malapit na po mag dalawang daliri na siguro yung ating mga tilapia. Oh. Yan, saan ba? Yung medyo malapitan. Yan, ito sila oh. Yan, medyo natatakot pa sila sa ating mga idol. Kailangan pa siguro natin bigyan ng pagkain para lumapit po sila. Ayan. So malalaki na po sila mga idol. Makita nyo po. Yun nga lang medyo cloudy yung ating tubig dahil nakabayoflock po tayo. Kung makikita nyo po yung mga nag-discolor yan po, isa colony po ng mga beneficial at saka good microorganism po natin. Yan, yan sila mga idol. Ayan. So hanggang doon pa po yan sila mga idol. So ang disadvantage dito sa ating tilapia mga idol is may bubong po kasi tayo dyan mga idol. Yan, so hindi po siya nasisikatan ng araw. Yan, so yung ating water temperatures is hindi po umakyat. Stable po yung ating water temperatures. Pero kung malamig po yung ating water temperature, malamig din po yung ating tubig po. Mas maganda pa rin na masikatan po mga idol, pero hindi po natin siya magawang baklasin yung ating bubong dahil budiga po ito, lumang budiga po, lumang bahay po ito ng ating aso, o kulungan ng ating aso. Ayan, kaya ganyan lang. So we'll experiment kung saan po ang mas maganda, may bubong. Maybe walang bubong po ang preferably na maganda po sa ating mga tilapia. Ayan, nandyan po sila mga idol oh. Ayan, so ando na yung ano, napasukan pa talaga tayo ng dahon dito kahit may bubong na. Yan na oh, malaki na sila oh. Hmm? Mapansin natin oh, yung dalawang kamay, dalawang daliri natin. Almost ganito na kalaki yung ating mga tilapia mga idol. Yan sila oh. Yan, ayaw nilang lumapit dito sa atin. Ayan sila mga idol oh. Medyo against the light. Subukan kong tumaas kilti. Ayan. Ulit yung ating mga tilapia. Ayan o. Nahihiya sila. Pag malaki na sila, nag-start na silang mahiya. Ito na po yung ating mga tilapia mga idol. Ayan. Malaki-laki na yung itim natin na tilapia. Ayan. Hindi po talaga kasi clear. Ayan. Pero malinis po yung ating tubig mga idol. Ayan, andito sila kasi oh. Ayan, nagkutago po sila sa mga flock. Ayan, nawala na yung dito kanina natin na tulap. Ayan, ayan, lumapit, lumapit. Ayan sila oh. Ayan. Saka yung iba na kumakain dyan banda mga doon. Ayan. Ayaw nila na may gumagalaw dito sa kanilang harapan. Ayan, sino tayo mag... Kapakain tayo. So ito yung ating update mga idol. So maybe 3 months
start na natin harvestin kagaya ng ating hito kung gaano po sila kalakas mga idol. So sa mga nakapanood po sa unang video natin, yan, nag-start na po tayo mag-harvest ng hito. Yung pangatlong video po natin kung saan bumili si Makmak dito sa atin. 20 piraso po ng hito is 4 kilos po mga idol. So meaning 5:1 kilos po yung ating size ng malalaking hito na naibenta na sa kanya mga idol. Ayan. So open pa po tayo sa pagbibenta ng ating hito mga idol sa mga gustong bumili po. Yan, pupunta tayo dito sa ating pan. Sa mga gustong bumili po ng ating hito mga idol, yan, punta lamang po kayo dito at saka magbibenta po tayo mga idol. Ayan. Sana ba sila handan sa ilalim? Yan sila mga idol. Oh. Ay, against the light. Yan, so yun ang ating update sa tilapia mga idol. Ito yung ating hito. Hindi kasi makikita. Nandito sila. Dito tayo sa medyo hindi against the light. Ayan sila mga idol, oh. Yan. So, mayroon pa rin tayong mga feeds na natira. Patatapos natin magpakain. Ayan, andito sila, andito sila. Ayan. Almost sa ilalim po sila lahat mga idol. Ayan po, oh. Ayan sila. Yung ating mga hito. Ayan. Hindi na sila ganong nag-aakyat sa ngayon. May mga dahon po tayo. Ayan, at saka natirang feeds na hindi nila kinain. Andun po sila mga idol, oh. Ayan. Andun sila naglalaro sa ilalim. Sa may upuan. Ayan. Ay, naghahabulan sila. Andyan, oh. Ngayon po hito mga idol. Ayan. Ayan sa so, mga idol. Yan ang update natin. Ito yung ating aquaponics mga idol na hindi nag-work dahil yung kawayan po natin is kumbaga natabingi. Malalaglag kasi yung mga laman nito. So maybe soon napapalitan lang natin. Ayan at saka dito po mga idol. Ayan, start na po tayo mag-harvest. So I think 85 days na po ng ating hito sa ngayon. Ayan, start na po tayo mag-harvest. Ayan po sila mga idol. Ayan, marami-rami na yung nakuha natin dito. Ayan, naghahabulan sila, oh. Medyo clear na yung ating tubig mga idol dahil malakas na yung ating hito sa ngayon. Hindi na sila gaano kasensitive sa ammonia. So, ang nilalagay natin ng probiotics is hindi na ganun siya karami. Ay, bakit ang lakas niya dito? Parang may, ano, tawag niyan, may na tanggal siguro dyan. Kasi paikot yung ating bubbles na yan, eh. Ayan, andun po sila, oh. Ayan. So, maraming salamat sa pag-subaybay sa ating hito farming, mga idol. Usually, ang masasabi ko po, pag malaki na yung mga hito po natin is medyo resistant na po sila sa ammonia. Kahit mag-2 ppm minsan ang ating ammonia is carry lang nila yung ating ammonia. Pero, sa paglaki po nila, kagaya po nito mga idol, hindi na po tayo masyadong ganun sila katakaw kumain kasi niyo po, hindi na po nila naubos yung ating feeds. Ayan. So, I don't know bakit ganun po sila sa ngayon. Para nag-change ang behavior nila. Or maybe kailangan nila ng tubig na kagaya ng dati. Ayan. Nagbawas po kasi tayo ng tubig mga idol. From that level po, kung mapansin niyo po yung bakat niya yan. Ayan, nagbawas po tayo hanggang dyan po mga idol dahil lang mayrapan po tayo maghuli sa kanila mga idol dahil nag-start na po tayo nagbenta-benta. And then, ang pagbenta po natin dito mga idol is kilo-kilo, 1 kilo, 5 kilos, may 10 kilos po mga idol. Dahil hindi pa po natin ito sila pwedeng maibenta ng bultuhan or yung isang harvest, ang presyuan po dito kasi sa ano, Pulumulok, South Cotabato is nasa 120 or 115 per kilo kapag bultuhan. Pero kung hindi po bultuhan, kapag kilala po natin, pwede natin maibenta ng 140 pesos. Pero usually ang market price talaga dito is 150 to 160 pesos po mga idol. So at least per kilo eh, mayroon tayong 20 pesos pa or more na makukuha. Ito po sila mga idol. Oh. Yan. Yan ang ating mga hito. Against the light kasi. Yan ang ating mga hito. Oh.
Yan, malaki na po talaga sila mga idol. Yan. Gustong-gusto talaga nila dito sa may ano, outlet ng e-retour natin. Yan. Ayan, maraming salamat po mga idol. Balik tayo dito sa ating tilapia. Kuno, ubusan nila yung ating pinakain. Yan. So, hindi ko na ilalagay ko na lang sa title mga idol kung ilang days na yung ating tilapia sa ngayon. Yan, nandito pala sila oh. Yan. Nahiya lang sila. Yan. Kahit ganito po, pag leave po natin mamaya mga idol, yan, huubusin na rin lang yung pagkain natin dito. Yan. Yan, so maraming salamat po mga idol. For the, I think 25 days ngayon na, more or less 25 days ngayon, 10 kilos po na feeds na Ocialis P1 ang ating naubos sa ating mga tilapia. At the same time, ang hito natin is i-compute po natin doon sa listahan natin kapag siguro maubos na talaga nating maibenta lahat-lahat. At least malaman natin the long run kung ilang kilo na feeds ang maubos po nila at saka ilang kilo ang total na na-dispose natin mga idol at saka kikita ba tayo doon or hindi. Surprise! So, we will see. Napag-compute po kasi namin mga idol kung 115 to 120 pesos per kilo ang market price or farm gate price at saka ibinta natin ng bultuhan, medyo manipis or baka malugi pa po tayo sa income sa ating hito. So, nag-decide po kami na ibenta na lang po siya per kilo patingi-tingi at least farm gate market price ang ating presyuan doon. Nasa 140 maybe ang pinakaminom natin. Sa mga gustong bumili pala ng mga nasa paligid lang fresh from the farm mga idol ha, welcome po kayong bumili ng ating hito. Ayan. So maraming salamat mga idol. Happy farming. Bye-bye.